Ako po si Lolong. Magandang gabi sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa iyo, Sir Paul. Magbabahagi lang ako ng kwento. Matagal na po ito nangyari. 22 years na rin po mula na mangyari ito. Pero hanggang sa mga puntong to, naaalala ko pa rin yung lahat. Taong 2000, dito ko nakilala yung mga barkada ko. Actually, nasa iisang school lang din kami. Kasama ko sila sa varsity ng basketball. I mean, magkakatim kami. That time, mga sutil at mayayapang pa talaga kami. Spoiled brat halos lahat kami. Lagi napapaaway. Lagi nare-reklamo ng pambubuli. Bukod doon, pasaway din kami sa mga professor namin. Pero wala silang magawa. Yung tatay kasi na Ron J, isa sa may-ari ng school namin. Ganon sila kayaman. Si Ron J din yung pinakalidar namin. Siya kasi yung tinitingala sa school namin. Kaya kilalang kilala yung grupo namin kahit lima lang kami. Naalala ko pa nung time na laban namin ng basketball. Hindi ako mapalagay at hindi ako makapag-focus. Meron kasing lalaki nanonood noon. Hindi pa naman siya katandaan. Yung titig niya, diretso sa akin. So ting madadaanan ko siya sa bench. Tingin lang siya ng tingin. Hindi naman siya bakla para magustuhan ako. Malaki ang katawan niya eh. Tapos ang daming tato. Base sa tindig niya, masasabi mong lalaking lalaki talaga siya. Nang mag-time out kami, hinanap ko ulit yung lalaki. Hindi ko na kasi nakita sa loob ng court. Kaya lumabas ako saglit para hanapin siya. Nakita ko siya sa gilid at mukhang hinihintay na ako. Inangasan ko agad siya. Akala ko kasi kursunado niya ako. Nilapitan ko siya at tinanong kung anong problema niya. Pero hindi siya nagsalita. May inampot lang siya sa akin na parang booklet. Tapos, bigla na rin siyang umalis. Pagtingin ko sa booklet, may nakalagay doon na parang larawan ng pasyalan. Para nagpo-promote siya ng tourist spot. Isang oras lang yung biyahe nun mula sa amin. Hindi naman ako interesado nun. Kaya hindi ko na lang din pinansin. Natalo kami sa laro namin nun. Nasira kasing laro namin. Nakipagsuntukan kasi si Ron J. Nabasag niya yung mukha ng kalaban namin. Tumulong pa kami. Kaya talo talaga. Dahil bad trip kaming lahat, nagkaayaan na lang magpalamig. Naisipan namin mag road trip. Wala kaming tsak na destinasyon. Basta ang sabi na Ron J, bahala na kung saan kami mapadpad. Walang kaalam-alam yung tatay ni Ron J na ginamit namin yung vanilla. Nag road trip kami para ma-relax yung utak namin. Kahit kasi makapagsuntukan kami, hindi kami kumakalma. Meron nga kami mga nadaanan eh. Tapos pinagbabanata namin. Wala pa rin. Mas lalo lang kaming naiinis. Sa halos kalahating oras sa biyahe namin, iba na yung dinadaanan namin. Wala na kami sa National Road. Ang sabi ni Ron J, sa ibang daan daw kami lumiko para daw may trail. Yung dinadaanan kasi namin noon, talagang madilim na. Yung ilaw lang ng sasakyan namin yung meron. Mabagal lang yung pagpapatakbo ni Ron J noon. Nakainom kasi kami sa loob eh. Tamang sigawan at tawanan lang. Hanggang sa nakaramdam na kami lahat ng gutom. Puro alak lang kasi yung nadala namin eh. Lumipas pa yung mga sandali. Minadaan kami community. Huminto kami doon. Yung buka na lang yung medyo maliwanag. Yung nasa loob. Iilan na lang yung bahay na may ilaw. Pumasok kami kaagad doon. Nagbabakasakali kami na meron kaming mabili na pagkain. Sa unang parte ng lugar na yun, wala kaming makitang tao sa labas. Akala namin, mga tulog na sila. Hanggang sa pumunta na kami sa bandang gitna. Dito, nakadinig na kami ng mga nagigitara, mga nagkakantahan at nagiinuman. Meron kaagad lumapit sa amin. Isang lalaki, may kapayatan siya at mukha namang matino. Tinanong niya ako anong kailangan namin. At dahil bad trip pa rin si Ron J noon, sinagot niya yun ang pabalang. Napangiti na lang yung lalaki. Dahil doon, ako na lang yung nagtanong kung meron ba silang tindang pagkain. Yung lalaki yung nag-guide sa amin para makakain. Inisikaso niya kami. Tinuro niya pa sa amin yung daan. Nagtataka nga ako eh.
Bakit ka ako ang bait-bait ng lalaking yun? Pero hinayaan ko na lang. Gutom na rin kasi kami. Pagdating namin sa kainan, pinuupo ka agad kami sa isang mahabang upuan. Yung pangalan ng kainan na yun, Morong. Typical na karinderya lang. Nag-expect nga ako na mas maganda pa rin eh. Morong yung pangalan ng karinderya. Kaya syempre, Morong din yung pangalan ng may-ari. Tinanong kami ng Morong, kaya daw ba namin maghintay ng isang oras? Yung ihain daw kasi sa amin, specialty niya raw. Si Ronji nga nun, nainis. Masyado raw kasing matagal yung isang oras. Inawat na lang namin siya. Wala naman kasi kaming choice eh. Habang naghihintay kami na makakain, yung ibang taong nandun, sa amin mga nakatingin. Nagkakabiruan nga kami. Baka ako minsan lang sila makakita ng mga gwapo. Hindi naman sa pagmamayabang. Makutis mayaman kasi kami. Kaya nung time na yon, hindi na ako nagtataka kung bakit sila tingin ang tingin. Narinig namin sa babae nagbabantay. Manguhuli pa raw sila ng manok sa gubat. Mas lalo tuloy nag-iinit yung bunbunan ni Ronjay. Anong oras na kasi nun eh? Kahit ako din naman medyo nainis. Kung kailan may kakain, sakalang sila maghahanap na manok. Ang sabi nga ng babae, iba raw kasi yung pagkain nila eh. Siyempre dahil iritado kami, hindi na namin inintindi yun. Nagyosi na lang muna kami habang naghihintay. Medyo naiilang na nga kami. Yung mga tao kasi, pabalik-balik, ang lakit makatingin sa amin. Kaya si Jethro, hindi na makapagpigil. Kinumprontan niya yung isang dumaan. Nilapitin niya kaagad. Inangasan. Tinanong ni Jethro kung may problema ba sila. Pero hindi naman sila sumasagot. Para lang sila mga maamong tupa. Merong kumausap sa amin matandang lalaki. Puting-puti na yung buhok nito. Pinagsibihan niya kami na huwag masyadong maangas. Sa aming lima, ako lang talaga yung may kakayang kumalma. Kaya ako yung umawat sa kanila. Itong si Jethro, inangasan pati yung matanda. Nakalimutan ng mga kasama ko na dahil lang kami noon. Maangas din naman ako eh. Pero kapag mga ganong sitwasyon, kinakabahan din naman ako. Walang magagawa yung angas namin kung pagtutulungan kami. Yun na lang inisip ko. Mabuti lang, mababait yung mga tao doon. Pinapalampas sila yung kagaspangan ng mga ugali namin. Makalipas ng isang oras, hinainan na rin kami ng pagkain. Akala naman namin kung anong lulutuin nila. Pero tinola lang pala at adobo. Napakatagal pa. Pero dahil wala naman kaming magagawa at kumakalamangin siya namin, pinalagan na lang namin. Masarap naman yung pagkakaluto nila. Medyo nawiwirdohan lang ako sa tingin at kilos sila. Para silang mga ignorante. Hindi yata sila makapaniwala na meron silang customer na tagalabas. Ang malas pa nga, umulan pa ng malakas noon. As in buhos talaga. Kaya napatagal kami sa lugar na yun. Ang sabi rin kasi ng Morong, huwag kaming bumiyahe. Marami rin kasing naa-aksidente si daan kapag umuulan doon. Ang ginawa ni Morong, hinatid niya kami sa isang bilyaran. Wala nang katao-tao doon. Kaya nag-inom na lang kaming lima. Iniwan na rin kami ni Morong ng mga oras na yun. Yung ali naman na nagbabantay. Paulit-ulit ang tanong kung mga tao daw ba kami. Sinagot ko nga ng pabalang. Tinanong ko siya kung hindi ba siya tao. Nakatingin lang siya. Sabi na payo ko. Magsisimula na kami mag-inom noon. Kaso, wala kaming pulutan. Bibilis sana kami ng chicharon sa ali. Pero ayaw niya kami pagbilhan. Yung chicharon doon na yun, hindi raw pwede sa mga dayo. Pakaramdam na Ronjay eh. May diskriminasyon na nangyayari. Kaya napasigaw siya sa matanda. Lalapit sana si Ronjay dun sa ali. Pero may isang lalaking lumabas. Matangkad siya. Maputi. Medyo mapayat. Inawat niya si Ronjay. Hinawakan niya si Ronjay sa damit. Sabi binalanda sa pader. Naalarma naman kami. Kaya napatayo kami. Sa payat niyang yun, nagawa niyang ihagi si Ronjay ng ganit kadali. Para kaming natameme ng mga sandaling yun. Gusto namin gumanti. Pero parang may pumipigil sa amin. Yung mata ng lalaki, nanlilisik. Ang weirdo pa nun,
minaaamoy kaming malansa at alam namin na dun sa lalaki na gagaling yun. Inawat ng aling lalaking matangkad. Galit na galit si Ronjay kasi wala siyang ganda. Umalis kami doon. Lumipat kami sa ibang tindahan. Lalo nag-iinit yung ulo ni Ronjay dahil sa mga nakatingin sa amin. Alam namin na hindi papayag si Ronjay na hindi makaganti noon. Kaya habang nag-iinom kami, nag-isip kami ng paraan para makabawi. Ang naisip na Ronjay noon, sunugin na lang tindahan ng ali. Sakto, marami pa namang tuyong dahon dun sa paligid ng bahay nila. Kaya nang medyo tumila na yung ulan, naglakad kami pabalik sa tindahan ng ali. Nang maglalakad na kami, merong humarang na isang lalaki. Malaki ang katawan niya. Tapos, napansin ko yung pamilyar na tattoo niya. Pagtingin ko sa mukha niya, hindi ako nagkamali. Siya yung lalaki nagbigay sa akin ng booklet. Siya yung lalaking tingin ng tingin sa amin na nagbabasketball kami. Nagtaka naman ako, kaya kinausap ko yung lalaki. Tinanong ko kung anong ginagawa niya doon. Ngumiti naman siya sa amin ng nakakaloko. Mainit pa naman yung ulo namin noon. Kaya salip na kausapin siya na maayos. Inambahan ni Jethro at Ronji ng suntok yung lalaki may tato. Pero nagurat na lang kami. Nagtumalsik silang dalawa. Si Edison at Vicente naman ang lumusob. Pero ganun din yung nangyari. Ilang saglit pa, dito na kami mas natakot. Yung lalaki kasi, nagbago yung mukha. Pumangit siya na parang mukha ng halimaw. Napatas kami dahil doon. Tawa lang ng tawa yung lalaki. Sinabi niya pa sa akin na kahit o hindi ako kumagat sa pain niya, magagawa pa rin niya ang binabalak niya. Unti-unti siyang lumalapit sa amin. Natanggal yung mga angas namin na makita namin yung pagbabago niya. Humaba na yung mga kuko. Tapos humaba rin yung nguso ng lalaki. Hindi namin alam kung ano siya. Basta ng mga oras na yun, sigurado kaming hindi talaga siya tao. Sumisigaw na nga ako ng tulong noon. At ilang sandali lang, biglang dumating si Morong. Hinarang niya yung lalaki naging halimaw. Yung lalaki naman, huminto sa pagdating ni Morong. Pinalayo niya kami ng kaunti. Mas lalo kaming nawindang nang pati si Morong biglang nagbago din ang anyo. Noong mga sandaling yun, para kaming nananaginip. Hindi kami makapaniwala sa mga nasasaksihan namin. Naglaban si Morong at yung lalaking may tato. Nagkalmutan sila na akala mo mga pusa. Hindi nga kami makakilos eh. Halo-halo yung nararamdaman namin. Nakakatakot. Nakakabahala. Nakakakaba. Pero hindi namin maaalis sa loob namin na namamangha rin kami. Lumipas pa yung mga sandali. Napansin namin alanganin na si Morong. Mas lamang sa kanya yung kalaban niya. Wala na ring magawa si Morong kasi nasa ilalim siya. Ilang saglit pa, dumating naman yung lalaking matangkad na payat. Binilibag niya yung lalaking maraming tato. Pinagtulungan nila ni Morong yun. At dahil dihado na siya, hindi na siya nakatiis. Tumakas na siya. Kasunod nun, nilapitan kami ni Morong. Pinakilala niya rin yung matangkad na lalaki. Si Kevin daw yun. Noong mga sandaling yun, hindi na kami nakipag-away. Naiilang kami. Lalo pa nang makita namin yung kamay ng lalaki. Napakalaki. Habang si Morong naman, medyo iba na yung itsura niya. Dinala nila kami sa tindahan nila Kevin. Inasikaso nila kami doon. Doon din pinaliwanag ni Morong kung sining umatake sa amin. Ang sabi niya, asong din daw yun. Pero hindi raw taga-baro nila. Kumbaga taga-labas daw. May mga asong daw kasi pumapasok ng baro nila para mabiktima. Alam kasi nila na tumatanggap sila Morong ng bisita na tao. Habang nagkikwento at nagpapaliwanag si Morong, nakangala kami. Sakalang pumasok sa utak namin na mga aswang sila. Sinabi rin niya sa amin na lahat ng nandun puro mga aswang. At itong mga sandaling yun, kami lang ang tao doon.
Natakot kami, pero ang sabi ni Morong, wala kaming dapat ikatakot. Basta, maging mabaiting doon kami at walang gagalo sa amin sa baryong yun. Mababa ito kasi yung mga aswang doon. Kung meron mong masasama, mga tagalabas lang daw yun ang baryo. Nasabi rin ni Morong sa amin na motos daw ng mga masasamang aswang na magpanggap na tao. Namimigay sila ng mga buklit o kung ano pa na kesyo may magandang pasyalan daw sa kanila. Pero ang totoo daw, ginagawa lang nila yun para magbiktima ng tao. Sa mga nalaman namin, hindi talaga kami makapaniwala. Balisa at tulala lang kami nakikinig. Kahit nasaksi kami sa nangyari, inisip pa rin namin na baka hindi naman totoo ang lahat ng yun. Hindi kasi kami makapaniwala na meron pala talagang aswang. Sa mga nangyari at asta namin, humingi kami ng paumanhin kina Morong. Mababait silang tinanggap kami, kaya sorry kami ng sorry. Ang babastos namin, inangasan pa nga namin sila eh. Nagbalak pa nga kami magsunog doon. Pero ang kapalit nun, niligtas pa nila kami sa kapahamakan. Pinaalis nila kami ng payapa. Pinaalalahanan din kami ni Morong na kahit na anong mangyari, huwag kaming tatanggap ng buklit ulit. Kapag doon nakita namin yung lalaking yun, sabuhin lang namin ang asin. Sinabihan niya raw kami na huwag nang babalik sa kanila kahit kailan. Hanggang sa makauwi nga kami, hindi kami makausap na maayos. Nang pumasok kami ng eskwela namin, lahat kami lutang. Yung mga sige na kilala ng mga kaklase namin, para mga namatayan, sobra na kasing tahimik. Pero ang hindi nila alam, walang ibang natakbo sa utak namin, kundi yung mga aswang at yung lugar na Baryo Pangatlong Liko. Sir Paul, mga kapansit, totoong may mga aswang na gumagala. Yung pangyayaring yun ang nagturo sa amin na ayusin ang buhay namin. Mula noon, nagbago na kami. Inayos namin yung pag-aaral namin, yung pakikitungo sa mga tao. Lahat ng mga nagawa namin na kasalanan, hiningan namin ng patawad. Sinubukan namin magbalik loob sa Panginoon. Tumutulong din kami sa mga mahihirap. Nagbibigay kami sa mga charity. Hindi nga makapaniwala yung mga magulang namin eh. Lalong-lalo na yung mga taong nakapaligid sa amin. Hindi naman namin sila masisisi. Pero dahil doon, nagbago kami. Naging matitino kami. Malaki ang utang na loob namin kina Morong. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hinding-hindi kami magbabago sa buhay. Gusto ko rin sabihin sa inyo na hindi porkit aswang, mga masasama sila, para din silang mga tao. May mga mabubuti at mayroon din mga masasama. Sana po'y nagustuhan niyo ang kwentong to at sana may natutunan din kayo. Marami pong salamat at mag-iingat tayong lahat. Hello guys, magandang araw po. Happy Wednesday. May announce lang ako guys. Sa mga nasabi ko before na one of these days darating na po yung mga t-shirt. Sad to say guys, nagkaroon ng problema yung supplier namin. May mga natapos na pong kumbaga sets. Pero yung last batch daw po is nagka-problema sila. Hindi ko alam kung dapat bang sabihin. Pero nagka-problema daw eh. Gusto na sana nilang ibigay yung first batch. Pero sabi ko, isabay-sabay na lang nila. So, nakakayaman sa inyo kasi marami na ako nasabihan. May mga nag-chats, may mga nag-orders na rin. Pero gusto ko lang sabihin na medyo usog lang po natin ng konti. Wala eh. Nagka-problema sila. Kaysa naman magalit pa ako. Pagpasensyahan na lang at hintay na lang. Sabay-sabay na lang para isang bagsakan. Humingi ako na po umin sa inyo kung dapat actually ngayon na to eh. Ngayon, bukas, makalawa, makuha na namin yung t-shirt. Actually, pwede na sila magbigay ng mga first batch. Kumbaga kalahati siguro. Pero sabi ko, isabay-sabay na lang para isang trabahuhan na lang.
Sa mga interested po sa mga t-shirts natin, pasensya po, hintay-hintay na lang, medyo maurong na po ng saglit. Pero as promised, ginagawa na po ng paraan para mas mapabilis po yung pagkaka na maka-avail kayo ng mga t-shirts natin. Okay? Bawi na lang po tayo shout out at dadalasan ko na lang yung mga favorite stories nyo para makabawi ako. Okay, shout out po tayo. Mula to sa kwento natin kahapon. And by the way guys, uploaded na po pala yung pang 50th episode ng ating San Rafael. Imagine guys, grabe. Gano'n ba katagal yung San Rafael? One year ba? Tama? Hindi ko alam. Sobrang tagalan ng San Rafael. Mula sa book 1? Mula sa book 1 siguro mga 2 years na siguro. Hindi ko alam. Mula book 1 mga 2 years na siguro until now. Grabe. Hindi ko ma-imagine na matatapos yung San Rafael. Napakasaya. Yung mula sa adventures ng mga magulang nila. Kayla Devin. Hanggang kay Viero, maraming salamat sa pagsuporta sa kanila guys. Hindi natin matatapos ng series na to kung wala sa inyo. Kaya sana abangan nyo pa yung last 5 episodes guys. Napakaganda. At kung matapos na ito, ano kaya yung ihahain namin sa inyo na susunod na series namin ni Sir Charwin Regia? Excited na ako. Excited na ako sa pagtatapos at pagsisimula ng bagong series. Okay, shoutout na tayo. Siyempre, unang-una, sino pa ba si Miss Dimple Sumi? Lady Warrior 08, Regino Aguilar, Shirley Carillo, Red Rosal, Nestor Solon Jr., Shivana Muya 15, Abitot, member din natin to. Kagaya ni Miss Dimples, Lani Agpalasin, Elena Almera, member din natin to, Emel Dreyes, Alia Anshari, Chris Casarenas, Aya Shadad, Jenny Anakino, Carmelita Mabanag, Dlanor Adli Rabor, Miss Chona Mi Hortilano, Mary Jemari Senatin, from Bacoor, shoutout sa City Hall ng Bacoor, CSW Scholarship Office, lagi daw sila nakikinig habang nagtatrabaho, shoutout po sa inyo, sa Bacoor, City Hall ng Bacoor, CSW Scholarship Office, yuy. Mr. Ace, Mary Grace Roderos, Ada Aquilat, Rachel Momo, Annalisa Pesino, listening while gumagayak papunta sa birthday party ng friends ko, and pasigaw ulit ang name ko, Sir Paul, minsan lang ako kiligin, ha, pwede kiligin, pero bawal ka ang kinin. More upload po sana soon, makapagpadala din ako ng own kwento ko pag may free time. At lakas ng loob na ako i-share sa mga tao yung karanasan ko, not creep like the others but nakakatakot pa rin sa akin till now na ayaw ako tigilan. Uy, interesting yan. Sir Bobby, ang sweko, hello sir. Teresa Sosa at Random, Angel Rose Rakiza. Sabi niya, always ako nakikinig sa CreepyMc Pancit, 3 years na. Subscribers rin ako dito. Sir Paul, bakit isa na lang ang ina-upload niyo po? Isa na lang, everyday naman po yung uploads natin. And isa lang naman po talaga yung ina-uploads ko everyday. Maliban na lang kung kaya ng powers ko, nagdo-double uploads po ako. Pero sa isang araw, isang uploads lang po tayo. Monica Obrado, Baby Girl 2. Dimple Sumi, hello. Ang mura pala dyan, Boss Paul, ng pag nagpa-member dito kasi pag nag-convert na yung 1 to peso, 160 na. Oo nga ma'am, kasi overseas kay. Kaya mo naman, marami ka naman pang gastos. Barya lang sa iya. Charot. Zach Santos, Rins Archive PH. Member, ano natin to? Admin, AR on IG, pa-shoutout po Sir Paul, AR Suarez from Santa Nino, San Andres, Catbalogan, Samar, no skipping ads po, salamat. Uy, salamat po Sir sa pag no skipping ads, malaking tulong po yun sa channel natin. Lian Buena, Ira Lood, hi Sir Paul, lagi po kami nakikinig sa mga uploads nyo while working, pasigaw naman po ako sa family ko sa Bohol, and sa palangga ko na si Bencil Gregorio. Salamat, Sir Paul. Luis 04 TV. Batugas Justine. Chikahan TV. M. Baclayon.
Jose Felipe, a shoutout po sa Mahilom Family at Juanse Family. Jenny Jean Senia, Cross Blaze, Cyclone Heart, Vito TV member natin to, Di Santiago, Rain Ash Phoenix, Pugisan Production, Hinanay Sir Paul, shoutout kay Renal Hinanay at Jessica Engay, Solid Kapanset, sa kayong bago naming business na inopen, RNG Relaxing Touch Massage Service, book na. Uy, saan yan, Lods? Sa Gentry ba yan? Baka naman taga Gentry yan at makapagpamassage sa inyo. Fards Channel, Bridget Manyalak, Andrew Baredo. Di ko sure kung nakapag-comment na ako, pero pa-shoutout po sa friend kong si Edison. MC Rider G, hello. And last po, shoutout natin. Pahabol po, Sir Paul, Misho All, kay Mir Angeline Maulio na member natin na Solid Kapanset. Whew. Muli guys, humihingi ako ng tawad kasi medyo iusog lang po natin yung pag... sa availability ng ating merch, medyo nagka-problema lang yung supplier natin. Update ko kayo. Bawin lang ako sa mga kwento. Okay, guys, maraming salamat po sa mga patuloy na pagsusuporta. Like, share, comment, and subscribe pa ano ba tawag dito? Pa follow po and like ng ating Facebook page, CreepyMc Pancit Stories. Yun lang po, maraming salamat. Susunod na po ulit, Mc Pancit out. Thank you.